Hindi. Kapatid daw ang, ganun kadali mo silang mapaniniwalaan? Ang Diyos ay laging bago at hindi naluluma. Saklaw niya lahat ng bagay. Ang bawat pangalan ng Diyos ay hindi maaaring kumatawan sa kanyang kabuuan. Kaya nga, sa pagsulong ng mga panahon, patuloy na nagbago ang pangalan niya. Ano? Hindi pwedeng katawanin ang pangalan ng kabuuan niya? Maaaring lubos ang katawanin ni Jehovah ang lahat ng sa Diyos. At si Jesus na tagapagligtas ay mas kumakatawan sa Diyos. Ito ay kinilala ng mga Kristiyano sa loob ng libu-libong taon. At batayan din ang ating paniniwala. Hindi ito maikakaila. Oo nga. Ang mga pangalang Jehovah at Jesus ay maaaring kumatawan sa Diyos sa kanyang kabuuan. Hindi ito maikakaila. Si Jesucristo ang inaasahan para maligtas sa paniniwala sa Diyos. Itinatatwa mo ang pangalan ng Diyos. Kaya anong karapatan mong mangaral? Kapatid Nelly, kapatid Wang, huwag kayong magalit. Tama na, Heping. Pinagtaksilan mo na ang Panginoon. Ayaw naming makinig sa'yo. Kapatid Nelly, huminahon ka. Gusto naming marinig si kapatid Da Feng, saka tayo mag-asya. Huminahon tama ka lang. Makinig pa tayo. Mga kapatid, tungkol sa pagkatawa ng bawat pangalan ng Diyos sa kanyang kabuuan ay bagay na hindi matutukoy ng mga tao. Tingnan natin ang sinasabi ng makapangyarihang Diyos tungkol dito. Pahina 925. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang pangalan ni Jesus ay ginamit para sa gawain ng pagtubos. Matatawag pa rin ba siya sa parehong pangalan pagbalik niya sa mga huling araw? Isasagawa pa rin ba niya ang gawain ng pagtubos? Bakit iisa lang si Jehovah at si Jesus? Ngunit sila ay tinatawag sa magkaibang pangalan sa magkaibang kapanahunan. Hindi ba dahil magkaiba ang mga kapanahunan ng kanilang gawain? Maaari bang kumatawan sa Diyos sa kanyang kabuuan ang iisang pangalan lamang? Dahil dito, nararapat tawagin ang Diyos sa ibang pangalan sa ibang kapanahunan. Gagamitin ang pangalan upang baguhin ang kapanahunan at kumatawan sa kapanahunan dahil walang anumang pangalan ang ganap na kakatawan sa Diyos mismo. Bawat pangalan ay pwede lang kumatawan sa disposisyon ng Diyos sa isang kapanahunan. At kailangan lang upang kumatawan sa kanyang gawain. Sa makatuwid, maaaring mamili ang Diyos ng anumang pangalan na angkop sa kanyang disposisyon upang kumatawan sa buong kapanahunan. Ang pangalang Jesus ba? Kasama natin ang Diyos? Ay maaaring kumatawan sa buong disposisyon ng Diyos? Maaari ba nitong malinaw na maipaliwanag ang Diyos? Kung ang tao ay nagsasabi na ang Diyos ay maaari lang tawaging Jesus at hindi maaaring magkaroon ng iba pang pangalan, dahil hindi maaaring baguhin ng Diyos ang kanyang disposisyon, ang mga salitang iyon ay kalapastanganan sa Diyos. Naniniwala ka bang ang pangalang Jesus, kasama natin ang Diyos, ay maaaring kumatawan sa Diyos sa kanyang kabuuan? Maaaring tawagin sa ibang pangalan ng Diyos. Ngunit sa mga pangalang ito, walang kahit isa ang makakayang bumuod sa lahat ng mayroon ng Diyos. Walang kahit isa na maaaring lubos na kumatawan sa Diyos. Kaya naman, marami ang pangalan ng Diyos. Ngunit ang mga pangalang ito ay hindi maaaring ganap na maihayag ang disposisyon ng Diyos. Dahil ang disposisyon ng Diyos ay napakasagana at lumalampas sa karunungan ng tao. Ang lengguwahe ng tao ay walang kakayahan upang lubos na ilarawan ang Diyos. Ang isang salita o pangalan ay walang kakayanan upang kumatawan sa Diyos sa kanyang kabuuan. Kaya maaari bang gawing permanente ang kanyang pangalan? Ang Diyos ay napakadakila at napakabanal. Kaya bakit hindi mo siya hinahayaan na magpalit ng kanyang pangalan sa bawat bagong panahon? At sa bawat panahon na personal na isinasagawa ng Diyos ang kanyang gawain, gumagamit siya ng pangalan na naaangkop sa panahon upang ibuod ang gawain na kanyang isinasagawa. Ginagamit niya ang pangalang ito na nagtataglay ng kahalagahan sa panahon upang kumatawan sa kanyang disposisyon sa panahong iyon. Ito ang paggamit ng Diyos sa wika ng tao upang maipahayag ang kanyang sariling disposisyon. Ah, ganun pala yun.
Maraming hiwaga sa pagpapalit ng pangalan ng Diyos. Oo nga, napaka-praktikal ng mga salitang ito. Sino ang maaaring bumigkas nito maliban sa Diyos mismo? Tama. Napakayaman ang disposisyon ng ating Diyos. Hindi maaaring katawanin ng isang pangalan ang kanyang kabuuan. Ay, maraming salamat sa Diyos. Napakabuti niya. Hindi tayo dapat maniwala kaagad sa kanila. Napakatigas ng mga salitang ito. Hindi ko pa ito narinig mula noon. Mga kapatid, ang Diyos ang matalinong makapangyarihang pinuno. Siya ay dakila. Siya ay sagana at saklaw niya lahat. Anumang partikular na pangalan ay di maaaring kumatawan sa lahat na kung ano ang Diyos. Bukod pa riyan, bawat panahon bahagi lang ng gawain niya ang nagawa ng Diyos at bahagi lang ng disposisyon ng naibunyag. Hindi niya ipinahayag ang lahat ng mayroon siya at kung ano siya. Kaya nga, sa bawat yugto ng kanyang gawain, gumagamit siya ng partikular na pangalang sumasagisag ng kapanahunang yon upang kumatawa sa kanyang gawain sa panahong yon at sa ipinapahayag niyang disposisyon. Alituntunin ito ng gawain ng Diyos at itong pangunahing dahilan kaya binabago niya ang pangalan niya. Sinasabi mong ang pangalan ng Diyos sa bawat panahon ay hindi kumakatawan sa kabuuan niya. Kung ganon, anong kahalagahan ng pangalan niya sa bawat kapanahunan? Kapatid na Wang, napakahalaga ng tanong na yan. At malaking tulong ito sa pangunawa sa Diyos. Ngayon, ibinigay sa atin ng makapangyarihang Diyos ang sagot sa tanong na ito. Pahina 1202. Sabi ng makapangyarihang Diyos, Jehovah ang pangalan na kinuha ko sa panahon ng aking gawain sa Israel. At ito ay nangangahulugan na ang Diyos ng mga Israelita, ang piniling bayan ng Diyos, na maaaring naaawa sa tao, sinusumpa ang tao, at gumagabay sa buhay ng tao. Ibig sabihin ng Diyos ay makapangyarihan at puspos ng karunungan. Si Jesus ay Emmanuel, ibig sabihin, ang alay para sa kasalanan na puspos ng pagmamahal, puspos ng habag, at tumutubos sa tao. Ginawa niya ang gawain sa kapanahunan ng biyaya at kinakatawan ang kapanahunan ng biyaya at maaari lamang kumatawan sa isang bahagi ng plano ng pamamahala. Na ang ibig sabihin, tanging si Jehovah ang Diyos ng piniling bayan ng Israel, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Moises, at ang Diyos ng lahat ng tao ng Israel. At sa gayon, sa kasalukuyang panahon, lahat ng Israelita maliban sa tribo ni Huda ay sumasamba kay Jehovah. Nag-aalay sila ng mga hain sa altar. At naglilingkod na suot ang mga damit ng mga pari sa templo. Ang inaasahan nila ay ang pagpapakitang muli ni Jehovah. Tanging si Jesus ang manunubos ng sangkatauhan. Siya ang alay sa kasalanan na tumubos sa sangkatauhan mula sa kasalanan. Na ang ibig sabihin, ang pangalan ni Jesus ay nanggaling sa kapanahunan ng biyaya at umiral dahil sa gawain ng pagtubos sa kapanahunan ng biyaya. Ang pangalan ni Jesus ay umiral upang hayaan ang mga tao sa kapanahunan ng biyaya na muling isilang at maligtas. At isang partikular na pangalan para sa pagtubos sa buong sangkatauhan. At sa gayon, ang pangalan ni Jesus ay kumakatawan sa gawain ng pagtubos at tumutukoy sa kapanahunan ng biyaya. Ang pangalang Jehovah ay partikular na pangalan para sa mga tao sa Israel na namuhay sa ilalim ng kautusan. Sa bawat kapanahunan at bawat yugto ng gawain, ang aking pangalan ay hindi walang basehan. Pero pinanghahawakan ng kinakatawang kabuluhan. Ang bawat pangalan ay kumakatawan sa isang kapanahunan. Ang Jehovah ang kumakatawan sa kapanahunan ng kautusan. Ito'y pamitagan para sa Diyos na sinasamba ng bayan ng Israel. Ang Jesus ang kumakatawan sa kapanahunan ng biyaya.
At ito ang pangalan ng Diyos sa lahat ng tao na natubos sa kapanahunan ng biyaya. Kung pinananabikan pa rin ng tao ang pagdating ni Jesus na tagapagligtas sa panahon ng mga huling araw, at umaasa pa rin na siya ay darating sa imahe na kanyang dala sa Judea. Sa makatwid, ang 6,000 taon na plano sa pamamahala ay titigil sa kapanahunan ng pagtubos at mawawala ng kakayanan umunlad pa. Ang mga huling araw, bukod diyan, kailanman ay di darating. At di magtatapos ang kapanahunan. Iyon ay dahil si Jesus na tagapagligtas ay tanging para sa pagtubos at pagliligtas ng sangkatauhan. Inako ko ang pangalang Jesus para sa kapakanan ng lahat ng mga makasalanan sa kapanahunan ng biyaya. At hindi ang pangalan na kung saan aking dadali ng sangkatauhan sa isang katapusan. Napakalinaw talaga ng mga salitang ito. Salita ba yan ng Diyos? Sa tingin ko, oo. Yun ba talaga? Yun ba talaga? Maniniwala ba tayo doon? Anong pwede nating isagot sa kanila? Malinaw sa mga salitang ito na talagang may mga hiwagang nakatago sa mga pangalan ng Diyos. Palagi kong binabasa ang Biblia at hinanap ko rin ang kanyang pangalan. Pero hindi ko naunawaan ang mga hiwagang nilalaman nito. Ngunit ngayon, marami silang naipaliwanag. Panginoon, ano po ang katotohanan dito? Mula sa mga salita ng makapangyarihang Diyos, nauunawaan natin ang mga pangalang ginamit ng Diyos sa bawat panahon. Sa kapanahunan ng kautusan, ang kanyang pangalan ay Jehovah. Kinatawan ng pangalan ang ipinahayag niya sa sangkatauhan sa panahong iyon. Disposisyong pagkamaharlika, puot, sumpa, at awa. Pagkatapos, sinumula ng Diyos ang gawain ng kapanahunan ng kautusan sa pangalang Jehovah. Ibinigay niya ang kaniyang batas at pinamunuan ang bagong silang na sangkatauhan sa kanilang buhay sa lupa. Hiniling niya sa mga tao na sundin ang batas at matutong sumamba sa kanya, na igalang siya. Mga pagpapala at biyaya ang makakamit ng sinumang sumusunod sa kautusan. Ang lalabag sa kautusan ay babatuhin hanggang kamatayan o susunugin ang apoy ng langit. Kaya nga, sumunod ang mga Israelita ayon sa kautusan. At itinuring na banal ang pangalang Jehovah. Namuhay sila sa pangalan ni Jehovah sa loob ng 1,000 taon, hanggang sa matapos ang kapanahunan ng kautusan. Pagkatapos ng kapanahunan ng kautusan, dahil lalong naging masama ang sangkatauhan at lalo pang nagkakasala, wala nang paraan para sundin ang kautusan. Lahat ay palaging nahaharap sa panganib na maparusahan sa paglabag sa kautusan. Kaya nga, isinagawa ang gawain ng pagtubos sa ilalim ng pangalan ni Jesus. Binuksan niya ang kapanahunan ng biyaya at winakasan ang kapanahunan ng kautusan. Ipinapahayag ang disposisyon ng Diyos ukol sa pag-ibig at awa. Ipinagkaloob din niya ang kanyang saganang biyaya at sa huli ay ipinako siya sa krus at tinubos tayo. Magmula noon, nagsimula tayong manalangin sa pangalan ni Jesus at igalang ang kanyang banal na pangalan para matamasa ang kanyang pagpapatawad at ang kanyang saganang biyaya. Ang pangalang Jesus ay gayon upang ang mga tao sa kapanahunan ng biyaya ay muling maisilang at maligtas. Ang kahulugan nito ay bilang alay ng awa at pag-ibig sa pagtubos ng sangkatauhan. Ang pangalang Jesus ay kumakatawan sa gawain ng pagtubos ng Diyos at kumakatawan din sa disposisyon ng awa at pag-ibig. Mga kapatid, makikita natin mula sa 2 yugto ng gawain na nakumpleto na ng Diyos na ang pangalang taglay niya sa bawat kapanahunan ay may sariling kahalagahan. Bawat pangalan ay kumakatawan sa gawain ng Diyos at sa disposisyong ipinapahayag niya. Sa kapanahunan ng biyaya, nang dumating ang Panginoon, kung hindi siya tinawag na Jesus kundi tinawag na Jehovah, ang gawain ng Diyos ay tumigil na sana sa panahon ng kautusan. Hindi na sana nakamit ng tiwaling sangkatauhan ang pagtubos ng Diyos. Sa huli, kinundena at pinarosahan sana ang tao sa paglabag sa kautusan. At nang dumating ang Diyos sa mga huling araw, kung Jesus pa rin ang tawag sa kanya, makakamit lang ng tiwaling sangkatauhan ang katubusan ng kasalanan nila. Ngunit hindi kailanman malilinis at maliligtas upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ito'y dahil pinatatawad ang ating mga kasalanan sa paniniwala sa Panginoong Jesus. Ngunit umiiral pa rin ang ating pagkamakasalanan. Palagi pa rin tayo nagkakasala, kaya hindi taya lubusang nakamit ng Diyos. Kaya't, upang lubusang mailigtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan, ngayon
Isinasagawa niya ang isa pang yugto ng gawain, ng ganap na pagdalisay at pagliligtas sa sangkatauhan na nakasalig sa gawain ng Panginoong Hesus. Kailangang magbago ang pangalan ng Diyos.